isang Samantha Bernardo, dumadaan ba sa Petsa de Peligro? Siyempre! Kaya nga tayo nandito araw-araw sa bahay! Galiya! Oo naman, and I'm sure lahat ng mga tao nagkakaroon ng mga ganyang moments. Kasi, siyempre, di ba, we have emergencies, di ba, we have like growth. Alam nyo, as pinag-aralan ko yan before, eh, meron akong Samantha's Legs. Samantha's Legs? Yes. L stands for liquidity, E stands for emergency funds, and G stands for growth, and S stands for sustainability or solvency. Explain ko pa ba? I will create Ralph's Legs. Oh, sige, sige. Hindi, pero itong tip lang sa ating mga katropay para hindi sila mapetsa de peligro, ha? Liquidity dapat, syempre, meron tayong source of income. And of course, dapat... Ano yung ibig sabihin ng liquidity? Liquidity. Dapat may pumapasok na income kasi kumakain ka, wala kang pambayan sa bahay mo, paano ka mabubuhay, kung kaya mo maging taong kalsada, ganyan. Okay. Ano pa isa? E is emergency fund. We have to build an emergency fund now. What if may magkasakit? What if mawalan ka ng trabaho? Usually, dapat at least 3 to 6 times ng monthly income mo. So, kung sumasahod ka ng 10K, dapat may at least 30K ka kahit papaano. And G stands for growth. Kasi may tinatawag tayong inflation rate, lalo ngayong pandemic. 3 to 5% yan. Taon-taon, tumataas ang bilihin. Tumataas pa rin yung attraction ng mga tao, mga katrupay natin. So, kailangan talaga we focus on something na kahit papaano magne-negosyo tayo, kahit maliit, or mag-invest tayo sa ibang bagay, ganyan. And S stands for sustainability. Sana matuloy-tuloy natin yun at hindi na mahirapan ng next generation to come. Ganon! May pa-advise tayo dito kay Sam ngayong araw. Thank you, Direk Sam. Sana makatulong sa ating mga tropa. Thank you, Direk Sam.